Emails and calls fill the air. Still find joy in what I wear. Palagi bang lumalabas sa feed mo ang Etsy? Palagi bang lumalabas yung mga digital product sellers sa Etsy sa TikTok account mo, sa Facebook account mo? At curious ka kung ano ba talaga itong Etsy na ito? Posible pa talagang kumita ng dolyares sa Etsy na digital product lang ang binibenta mo? Well, first of all, ano ba talaga ang Etsy? Kung interesado kayo na magbenta rin sa Etsy, dapat alamin niyo kung ano ba talaga ang mission, ang vision ng Etsy. Ang Etsy ay isang platform kung saan pwede kang magbenta ng iyong mga product na gawa mo. Either gawa mo physically sa bahay mo or mga dinisign mo na mga products gamit ang Canva, ang Midjourney or iba pang mga tools na pwede kang makapag-edit ng PNG, mga clip arts or ng mga digital stickers na pwede mong i-offer sa mga business owners. At pwede ka rin namang magbenta ng physical product katulad ng mga jewelry na gawa mo rin sa bahay mo or physical product na piniprint ng ibang party para sa iyo. Ito ay yung tinatawag na print on demand or POD dropshipping model sa Etsy. So let me break this down. Okay, so kung baguhan ka sa Etsy, ngayon mo lang narinig sa Etsy dahil nga sa mga nakikita mo nagtitrending na mga pwedeng ibenta na digital products sa TikTok at sa Facebook. Just to let you know, ang Etsy po ay hindi lang digital product. Marami pong pwedeng ibenta sa Etsy. Pero take note, ang pinaka-importanting dapat yung malaman ay ang Etsy ay para sa mga sellers na gawa talaga nila yung kanilang mga products. So either dinisign nila or gawa nila by hand. Kaya nga, handmade marketplace siya. So number one, at ang original na product talaga na ino-offer ng mga sellers sa Etsy ay yung physical handmade products. Katulad ng jewelry na gawa mo sa bahay mo, pottery, candles, handmade soaps, crochet products, mga native basket, mga native home decors, or kahit ano pa yan, basta gawa ninyo sa bahay ninyo na kayo mismo ang gumawa. Pwede rin naman na makipag-partner kayo sa isang production partner or manufacturer basta kayo ang nag-design ng product na yon. Halimbawa ay mag-design kayo ng jewelry na gawa ninyo. Kayo ang nagbigay ng lahat ng details para gawin itong jewelry na ito dito sa kapartner ninyo na manufacturer. Pag nag-list kayo sa Etsy, dapat i-disclose ninyo na ito ay hindi ninyo physically na kayo ang gumawa, pero kayo ang nag-design. Pwede ninyong ilagay yung salitang production partner doon sa section kung saan tinatanong kayo ni Etsy kung gawa ba ninyo itong product or may partner kayo. Allowed naman kay Etsy na makipag-partner kayo sa ibang tao na gumawa ng inyong product basta i-disclose lang ninyo sa inyong Etsy listing. Number two na pwede ninyong ibenta ay yung digital product. Katulad ng mga nakikita ninyo sa TikTok, mga nagtitrending ngayon, ano ba yung mga digital product na ito? Well, isang halimbawa ay ang coloring pages. Pwede kayong mag-design sa Canva. Si customer ang bahala na mag-print pagkatapos niyang mabili sa shop ninyo. Another digital product na pwede niyong ibenta ay yung mga journal templates or yung mga journal printables na kayo yung nag-design pagkatapos si customer na rin ninyo ang mag-print. Digital wall art, isa pa yon sa pwede niyong ibenta as a digital product. So yung digital wall art na ito ay pwede niyong i-offer siya as a digital product or as a POD or print-on-demand product. As a digital product, kayo yung magde-design. Katulad nga ng coloring pages at nung journal, si customer na ang bahalang mag-print ng wall art na binili niya sa inyo dahil ito ay digital product. So pagkatapos niyang mabili sa inyo, ay makaka-receive siya ng downloadable na digital files na galing sa inyo at siya na ang bahalang mag-print. Yun yung tinatawag na digital wall art. Pwede rin namang i-offer ang wall art na ito as a physical product through print-on-demand business model. So, paano yon? So, ang print-on-demand ay yung ikaw ang magde-design ng isang product, either the wall art or a sweatshirt or mugs, dahil ang Printify or yung ibang third-party na print-on-demand providers ay nag-offer sila ng kanilang service para sila ang mag-print ng design na gawa mo. So, meron silang ino-offer katulad ni Printify na wall art.
So yung wall art na binibenta mo as a digital product, kung gusto mo na ito ay offer din as a print on demand, ay pwedeng-pwede. Dahil sa Printify, meron silang ino-offer na canvas kung saan pwede mong ilagay yung design mong digital wall art na ito. Pag may bumili sa iyo na customer, ay i-design mo at bibilhin mo sa printing provider na ito katulad ng Printify. At si Printify na mismo ang mag-ship para sa iyo. Mabalik ulit tayo sa digital na product. Ang isa pa na digital product na pwede mong ibenta ay yung mga e-books na mga simpleng courses lang na e-books na pwede namang i-download ni customer. Katulad nitong product na ito na trending at napakarami niyang sales, binibenta niya itong Etsy course na ito as an e-book. Another digital product na pwede mong ibenta ay yung courses na gawa mo. For example, me, I am offering Etsy courses sa mga beginners. Ginawa ko siya sa Zoom. Nag-record ako, pagkatapos ay binibenta ko siya as a digital product sa Etsy. So, itong course na ito, it's a lot of work. Ito yata yung pinaka-time consuming at saka napaka-hirap gawin na digital product compared dun sa digital wall arts at saka dun sa ibang product. Itong full course talaga ang pinaka-mahirap na gawin kung ikaw mismo ang gagawa. Now, take note, hindi pwedeng magbenta ng PLR or MRR na as is. Hindi ko ina-advise na magbenta kayo ng isang course na hindi kayo ang gumawa. Kasi nga, ang disadvantage nito kapag magbebenta kayo ng course na ito, syempre yung customer ninyo kapag may problema sila, magtatanong sila sa inyo. Paano kung hindi mo naman talaga alam yung course na yon, tapos nire-resell mo lang siya? Hindi ko siya ina-advise. Mas maganda talaga sarili ninyong gawa para confident kayo na sagutin yung mga tanong ng mga customers ninyo. At ang pinaka-paborito kong product na binibenta sa Etsy as a digital product ay yung mga clip arts or PNGs or JPEGs or SVGs. Well, ano ba ang mga ito? Well, ito yung mga graphics na ginagamit ng mga business owners sa kanilang print-on-demand business or ginagamit naman as a personal use ng mga customers sa kanilang digital planners or kung gusto nilang gumawa ng projects para sa schools, tong PNGs, pwedeng gamitin yan ng isang Etsy seller as a print-on-demand design sa kanilang sweatshirt, sa kanilang mugs. Itong mga print-on-demand sellers na ito ay mga either walang time gumawa ng graphics or nauubusan na sila ng idea kung ano pa yung pwedeng graphics na ilagay nila sa kanilang mga print-on-demand products. Kung magaling ka na mag-edit o mag-generate ng mga AI clip arts sa mga AI generator na ito katulad ng Midjourney, Leonardo, Ideogram, Bing, or kung ano man yan, ay pwede ka mag-design ng maramihan, i-bundle mo at i-offer mo sa mga print-on-demand sellers. Pwede ka rin namang mag-design ng isa lang na PNG, not necessarily na bundle, basta mag-product research ka kung nakita mo na ito ay napaka-in-demand na ganitong graphics na ito, katulad nitong Halloween Ghost graphics na ito at nakita mong in-demand siya, kahit isa lang yan, basta in-demand, bibilin yan ng mga customers. Pwede ka rin magbenta ng supplies sa Etsy. Ito yung mga supplies na ginagamit ng isang seller sa kanilang craft, sa kanilang project, at sa kanilang mga business. So, halimbawa yung jewelry. Pwede kang magbenta ng chains, pwede kang magbenta ng clasps, pwede kang magbenta ng pendant, pwede kang magbenta ng lockets, kahit anong mga supplies para makabuo ng isang product. So, pwede yun kay Etsy. So, kahit hindi mo gawa yung mga supplies na ito at inangkat mo sa China, inangkat mo sa kung saan mong lugar yan at ibibenta mo sa Etsy as a supply for craft, ay pwede yun at inaalaw ni Etsy. Alam niyo ba na pwede rin kayong mag-dropship ng mga supplies na ito sa ibang business owners tapos kayo ang magbibenta sa Etsy niyo? Make sure lang na hindi nagbebenta sa Etsy yung original na seller nito. Pwede kayong mag-angkat sa eBay, pwede kayong makipag-partner sa isang craft supplies sa local ninyo or sa ibang bansa, tapos i-offer nyo siya as a craft supply sa Etsy. Marami din akong mga binibilhan ng mga products ko na dinadropship lang din nila sa eBay, dinadropship din nila sa Etsy. Noong una, hindi ko rin to alam na pwedeng mag-dropship ng mga chain. Pero kung babasahin ninyo, yung bagong update ni Etsy ay pwedeng-pwedeng mag-dropship basta craft supplies. At taliwas dun sa sinabi ko na kailangan gawa ninyo yung product na ibibenta nyo sa Etsy. Well, exempted ang mga gift boxes. Ano ba itong mga gift boxes na ito? Ito yung mga iba-ibang product na inangkat mo sa iba-ibang seller.
halimbawa ay isang hand soap sa isang seller, tapos candle sa isang seller, pagkatapos jewelry sa isang seller, or yung room spray sa isang seller, pagsamahin mo siya sa isang gift box at i-offer mo ito as a gift basket. So, sinasabi ni Etsy na pwedeng hindi mo gawa basta ikaw yung nag-source, ikaw yung personally na namili ng product na ito. So, hindi pwedeng bumili ka sa isang seller ng lahat ng product niya tapos ilalagay mo siya sa box. Hindi, kailangan galing sa iba-ibang handmade sellers curated by you. Pwedeng-pwede yon. Ang tanong, nandito ako sa Pilipinas at yung mga Etsy customers ay mostly sa US, sa Europe, sa Canada. Pwede ba ako mag-offer ng physical product na gawa ko galing sa Pilipinas? Well, pwedeng-pwede po. Kailangan lang ay alamin niyo yung cost ng shipping. Kasi ang pag-ship from Philippines to international ay napakamahal. So, kailangan mag-product research muna kayo at mag-research kayo kung magkano yung rate sa bawat bansa. Kasi ang rate sa Europe ay iba sa rate ng shipping sa US. So, pumunta kayo sa post office or tumawag kayo sa inline forwarder at tanungin niyo yung rate nila sa bawat bansa. Okay? Pagkatapos yung shipping cost na yon, i-add niyo sa total cost ng inyong product at dagdagan niyo ng 30 to 40% na profit or kahit 50%. Bahala na kayong mag-compute kung ano yung para sa inyo ay comfortable na profit niyo. Para hindi kayo malugi, magtanong, mag-inquire, mag-product research. Kung isa ka namang bead supplier ng mga shells para sa mga jewelry maker or mga project maker, ay napakagandang business ito para sa iyo. Pwede kang mag-offer ng ating mga kapis, yung mga native natin na shells na ginagawa dito sa US ng mga handmade sellers as a necklace, as a bracelet, or ginagamit nila sa paggawa ng kanilang home decor na mga projects. So, kung meron kayong supplier or meron kayo dyang kakilala, or halimbawa, kung kayo mismo ay nakatira sa isang lugar na marami nag-o-offer dito, pwede kayong magbenta as a supplier, as a craft supplies or jewelry supplies ng mga beads na ito. Okay? Napaka-competitive ng market na ito at ito yung parang mas malaki ang inyong profit kasi nga native yung inyong product, native yung ating mga ibang beads dyan sa Pilipinas. Nakakaiba na yung iba ay hindi makikita sa China, wala kayong kakompetisyon na mga galing sa China kasi diba yung mga product minsan sa China, yung mga craft supplies doon ay napakamura. Hindi tayo makapag-compete na mga nandyan sa Pilipinas. So, kung hindi nyo pa po alam, ako ay nandito sa US, palagi kong sinasabi na yung mga nandyan sa Pilipinas. So, kung kayo ay merong kakaibang produkto na pwede nyong i-export dito sa US, itry ninyo, malay ninyo, di ba? Makatulong kayo sa ibang seller na magkaroon ng unique na product at syempre magkaroon din kayo ng kita. Pero ang advice ko talaga na napakadaling umpisahan para sa mga nandiyan sa Pilipinas ay yung digital product. Kasi wala kayong physical product na gagalawin, wala kayong physical product na isi-ship. I-design lang ninyo sa Canva, mag-design lang kayo sa mga AI generator na ito ng mga PNGs and clip arts at mga digital stickers. Yun, napakadaling gawin yon at i-offer sa Etsy shops ninyo. Ngayong alam mo na kung ano ang mga pwedeng ibenta sa Etsy ay mag-product research ka na. So, hindi porket alam mo na kung ano yung mga pwedeng ibenta dito sa Etsy ay naku, kung ano na lang ang pumasok sa isip mo at magustuhan mong ibenta ay ibibenta mo na. Hindi po. Kailangan at ang pinaka-importante, mag-product research. Bakit? Kasi dapat alam mo kung ito ay mabibenta bago ka mag-aksaya ng panahon, bago ka mag-effort, diba? Bago ka mag-invest ng pera mo kasi merong mga listing fees, transaction fees, at processing fees ang Etsy. Hindi po libre, okay? So, yun ang pinaka-importanting advice ko sa inyo bago kayo mag-decide kung anong ibibenta sa Etsy, mag-product research. Pero teka, paano ba ang pag-product research? Pareho ba to sa tinatawag na market research? Well, i-discuss natin yan at ipapaliwanag ko sa susunod na video. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe para ma-notify ka kapag pinost ko na yung mga susunod nating mga video. Okay? Bye! Happy selling! Feels like a race, but I own this time and stay in.